Sa tumataas na bilang ng mga Chino sa Eskoda o Sabina Shoal, na agresibong humaharang sa mga supply mission sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa West Philippine Sea, dapat nang tanggapin ng gobyerno ng Pilipinas ang alok ng Estados Unidos na i-escort ang mga barko nito sa pinag-aagawang karagatan ayon sa dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio noong Martes. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sinabi ni Carpio nitong Martes na dapat raw tayong magkaroon ng regular na joint patrol kasama ang US at tanggapin na ang alok ng US na i-escort ang ating mga resupply ships. Ang kanyang pahayag ay inilabas ilang araw matapos ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanua, isa sa pinakamalaki at pinakamodernong barko ng Philippine Coast Guard mula sa Eskoda pagkatapos ng 5 buwang deployment. Sa kamakailang pagbisita sa Maynila, sinabi ni U.S. Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo Jr. na ang mga barko ng U.S. na magbibigay ng escort sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga resupply mission sa West Philippine Sea ay isang ganap na makatwirang option sa loob ng ating Mutual Defense Treaty. Ngunit naunang sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr., na ang militar ay kayang-kaya na gawin ang mga resupply mission ng ligtas at matagumpay sa kabila ng paulit-ulit na pagharang ng China sa mga barkong Pilipino. Para kay Carpio na naging bahagi ng legal team ng Maynila, na naipanalo ang 2016 landmark arbitral ruling sa West Philippine Sea, dapat raw panatilihin ng Pilipinas ang pisikal na presensya nito sa Eskoda para mapigilan ang hinalang reclamation na gagawin ng China. Sa isang hiwalay na mensahe na ibinahagi ni Don McLean Gill, isang geopolitical analyst at isang lecturer ng International Studies sa De La Salle University sa Manila, ay sumang-ayon din sa pananaw ni Carpio na nagsasabing ang Pilipinas ay dapat magkaroon ng presensya o ituloy ang madalas na pagpatrolya kasama ang mga kaalyado. Ang Eskoda, ayon kay Gill, ay naging isang critical na flashpoint at isang bagong hotspot para sa Chinese power projection. Ang China ay isang expansionist power at ang tanging paraan upang matugunan ang mga ambisyon ng isang expansionist power ay matiyak na mayroong pisikal na presensya upang itulak pabalik ang mga ito. Mahigit sa 60 Chinese vessels ang nanatili sa Eskoda sa kabila ng pag-pull out ng Teresa Magbanua. Noong Lunes, sinabi ng National Maritime Council, NMC, na isa pang PCG vessel ang patungo sa Eskoda matapos umalis si Teresa Magbanua sa Shoal. Sinabi ni Ray Powell, direktor ng Sealight, na dapat maghanda ang Pilipinas para sa mas mahabang labanan dahil ang China ay patuloy na haharap sa oposisyon mula sa lahat ng direksyon. Kailangan ng Pilipinas na makipaglaban sa mahabang panahon, dahil hindi lamang ang Eskoda ang pangunahing layunin ng mahabang pakikibaka na ito. Ito ay isang labanan sa maritime sovereignty at ang China ay may ambisyong palawakin ang teritoryo nito. Mayroon itong maraming estratehikong plano yung sinasabi na kayang-kaya ng PCG. Sana naman ay ipakita nyo. Hindi yung kaya nga, pero gutom naman yung mga crew. Humingi na ng tulong sa mga kaalyado kung talagang hirap na. Ano ang masasabi nyo tungkol dito, mga ka-mix? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood, mga ka-mix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita, biro lamang. Ingat, mga ka-mix, sa susunod na video na ulit.